cek si Globe. Jorok mo yayaman. Yo, what's up mga kabonjing? Magandang araw sa inyo. Ito na ang aking pangalawang araw bilang isang OJT. So, nag-aaral tayo paano magkabit ng CCTV. Extra racket, kailangan kumita mga kabonjing. Siyempre, yan mga kabonjing. Folding ladder, kailangan yan. Folding ladder. Then, mayroon tayo ditong kakabit natin ngayon ay ang dome. Ayan, dome type 6 megapixel. Ayan yung kanyang ano. Tapos dalawang bullet 6 megapixel din. So network camera ang ating kakabit. Andito na rin yung ating UTP wire. Ayan, cat 6 pang outdoor. Meron tayo ditong cable tie. Meron tayong ayan, gun tucker, holster, martilyo, syempre ito yung ano, hand drill, pambutas, palagay ng tornil tox. Meron tayo itong extra ano, extra na UTP wire bago pa. Upcut, outdoor. Bagong-bago. Tsaka yung ating mga ano, extra na lagayan. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano ang galawang trainee o galawang OJT kabit ng dome type at saka ng bullet camera. Chill chill lang tayo, kailangan kumita. Extra. Extra racket sa mga panahong ating naranasan ngayon. So ito yung sticker tin plate na ating gagamitin. Dito tayo magbubutas. Ayan. So ayan, kabonjing, oh. Ito yung mga bubutasan. Ayan, ito. So yun, punin lang natin yung drill mga kabonjing. So bubutas na tayo. Ayan. So unahin muna natin to. Okay. Oh, mala ng konti ah. Baril-baril lang muna. Ayan. So here we go. So, lipat natin ang hammer. Ayan, para butas. Ayan. Tapos na. Pangalawang butas tayo mga kabonjing. So, malakas yung ating ano, drill. Kita pa ba? Ayan. So, isa pa. Sa pambutas. Siyempre, kailangan natin ilagay yung tox na ibutas na. Ayan. So,
I-scroll na natin ngayon yung pinaka-base niya. Nakaka-bungee. Ito yun. Screw na gagamitin. Ayan, depende yan. Basta matibay yung ating ano. I-screw na natin. Siyempre, para hindi na malaglag. Umpisa na natin yung ating ano. Ganun lang. Basic lang mga kabongji. Siyempre, dito sa pangalawang butas mga kabonjing. Screw lang. Pag hindi sanay, medyo nangangawit. Ayan, katulad ko. So, kailangan matutunan para sa kinabukasan. So, dandaan lang. Nangangawit, promise. Pagka yan. So, yun, matibay na. Higpit na lang ng konti. Yan. Kapit na kapit. Importante, hindi siya gumagalaw mga kabonjing. So next, mga kabonjing ay naikapit na natin yung ano kanina. Naman kailangan nating tanggalin ito yung sa dome type mga kabonjing ha. Yan so, tatlong tornilyo yan kasi i-attach natin siya dun sa pinaka base so, ganyan lang so yun. So ito yung laman niya. Ngayon, ito yung ikakapit natin doon sa ano, base na din rail natin. So yung binutas ka na yan, oh, tatlong butas. Oh. So yun yun mga kabonjing. Panoorin nyo, paano? Yan. So mga kabonjing, ito yung ating unang dome type CCTV camera na ikakabit ngayon sa aking pangalawang araw. So, syempre, kakabit natin sa base. Ang tatlong tornilyo yan. Iingatan nyo lang mga kabonjing kasi baka mayroon kasing washer, guma dyan na mag-hold dun sa pinaka-tornilyo nya. So, kailangan na katamtaman lang po yung higpit na inyong i-apply o yung torque ng tornilyo para sakto lang po yung kapit. So, there you have it. Mabilis lang mga kabonjing, pa-pass forward tayo. Okay, mga kabonjing, ito na, kable. Kailangan na natin ilatag. Eh. Ah, diba? Matik. Oh. Para hindi mabubuhol. Siyempre. Lalatag natin, pack one to more. So ang ating susunod mga kabonjing, ito na. Hatakin na natin yung ating kable papunta dun sa dome type. So yung dome type mga kabonjing, maganda po ito kasi almost 180 degrees yung kaya niyang i-cover yung angle. And then anytime pwede mo siyang iikot, nagte 360 po yung rotation niya manually. So, napakaganda po. Parang ekwibalenta po ito ng tatlong bullet type na CCTV camera. Medyo may kamahalan na po, lalo na tulad nitong IP camera na ginagamit po namin o in-install po namin ngayon. So, yan. Sawa sa pagpapako. So, ingat lang. Baka yung inyong mga daliri, lalo na dun sa mga baguhang katulad ko,
medyo talagang sumasablay minsan. Oo. So ingat po kayo, lalo-lalo na baka tumalsik yung pako, yung cable clip na inyong binabaon dun sa simento. Next, mga ka-bonjing, natapos na natin yung dome type kasama yung kanyang wire. Ito naman ngayon ang bolly type camera sa ating ikakabit. So medyo may kataasan, mga ka-bonjing. So almost mga 20 feet yung taas itong poste. Gumamit po tayo ng 24 footer na double ladder. So kung mapapansin ninyo, meron akong dalang wireless na electric drill. So, magbubutas din po ulit tayo ng tatlong butas sa katamtaman lang, sukat dun sa tox, para naman na ibabaon po natin yung ating bolly type CCTV camera. So mas magandang tingnan kung bolly type po yung inyong kakabit pag mga ganitong angulo. So medyo mataas po siya, so talagang nakakatutok po kung aliman yung gusto nyong makunan o ma-surveillance yung mga lugar na yon. So yan, kakabit natin yung after natin magbutas. Hindi naman natin pwedeng pagsabayin, hawakan yung drill kasi medyo mabigat. So lagay lang natin tox, after that screw, then ganun lang. After natin na ma-fix ang unit ng bolly type na IP cameras, so as usual, syempre ang UTP wire. So nagtataka kayo, ito po ay dinirekta ko na. So medyo may katigasan naman po yung wire na ginagamit po dito. So rekta na po siya pang point to point. At ito po ay naka-design for outdoor use only. So, pang matagalan po, naka-double coated po yung insulation sa labas ng ating UTP wire. Although medyo may kamahalan lang, pero talagang naka-design naman siya pag mga itong environment yung inyong kakabitan ng CCTV.
ikakabit na natin mga kabonjing yung pampunta naman dun sa building mismo. So ito yung kabling papunta na po ng NBR mga kabonjing. So NBR, ito yung network video recorder for IP cameras. So kailangan na po ng internet para ma-view mo outside kung kahit wala ka dun sa lugar na kinakabitan. Kahit abroad, pwede mo siyang ma-view as long as mayroon kang internet connection. So, pok-pok again. I mean, magpapako ulit po tayo dyan. Papasok, palabas. At gagamit po tayo ng cable clip na pang semento at saka gun tucker para naman sa kahoy. At sa araw na ito mga kabonjing, aking pangalawang araw, ito yung ating kauli-hulihang bullet type na kamerang i-install. So ito po ay sa loob na po mismo ng building. So merong mga machine na gustong pakunan. So ang request na may-ari is bullet type ang ilalagay po. So ganun lang, siyempre magbubutas ka lagi. So, meron naman siyang template sticker na parang pinaka-guide mo. So, doon mo ibubutasan para hindi ka na maglalagay ng mga markings. And then, pagkabutas, lalagyan ng tox. And then, gagamit ng screwdriver para naman sa mga tornilyo. And then, after, syempre, yung wire na, dire-diretso na yan hanggang sa matapos. So there you have it mga kabonjing, ito lang muna ang aking papakita kung paano magkabit ng dome type at saka bullet type na CCTV IP cameras. So ito yung aking galawang OJT mga kabonjing. Ayan, hashtag habol hininga. So hingal na hingal tayo, nakakapanibago. I hope may mga natutunan po kayo sa aking pagkakabit ng dome type at saka bullet type na CCTV cameras. Ayan. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, mag-comment down below. At kung hindi naman, ganun din po, mag-comment down below para nang sa ganun. Sa susunod nating mga videos, ay mapabuti pa po natin ang paggawa ng mga BTR. Yan mga kabonjing, thank you so much sa panonood. Hanggang dito na lang. Bago ang lahat, shout out sa Power Family. Ayan, God bless us all. Happy weekend mga kabonjing. Bye bye.